So ngayon guys, dito tayo ngayon guys sa Alameda ulit tayo. So meron na isang town visitor ngayon dito. So may titrip tayo, demo natin kung paano mag-treatment ng engine. So unang gawin natin oil analysis. Pwede yan sir yung mga bicycle na nalagyan ng engine? So ano ba siya? Ano ba itong unit na ito? Ford. Ford na pickup na old model. Mabait ang driver dito. So ayan siya, medyo maraming tao dahil gusto nilang malaman kung ano talaga yung hado. So ayan. So, yun na siya guys. RPM tayo. RPM na. Wala siyang lakas. So, wala nga pirsa. Pakain niya natin mabuti guys. Wala talaga siyang lakas tao. Oh. Yeah. Oh. So, sila yung RPM gauge niya. So, wala talaga. Pagkaakyat. Wala na to. Wala, mahina. Magtataas yung gauge niya, mag-overrate. Loss compression. Oo. So, para sa kay sir, yung ano niya, yung relax niya. Oo, ganun din dati. Okay na. Kaya ka nag-isip ko siya. Mausok. Sige pa. Last. So yun guys, okay na. So yun ang problema. Usok ka na. Usok. So yun na guys, ang gagawin natin, yun na yung concern. Mausok talaga, grabe yung loss compression, low power. Then mayroong fuel system knocking talaga siya, bad drain, maingay. So sige, treat natin. Ito yung hulog natin, yung industrial. Yan ang ating model, si Brad Herbert Paran. So sige. Habang hindi pa madilim, baka dumilim na. Pero mga 5 minutes lang sir, matapos to. Sabi niya, nagulat na siya sa'yo na wala daw yung problema mo sa engine. Sabi ko, kaya ka nag-distributor siya eh. sayang daw. So yan siya, hulog lang siya. Parang kala mo, parang ano lang, no? Parang wala lang, you know? Saka yung air cleaner niya, kailangan pa, ano lagi sir, sa pag-treat ka, kailangan air cleaner, pagpubuhan talaga yan. Kasi once na barado air cleaner, kahit maghado tayo ng oil, itim pa rin yan kasi hindi siya makahinga. So, Beng! Nalimbiyan mo na eh? Ha? Ito ang imong air cleaner? Mas maayos. So ngayon, sa fuel naman tayo na side. So yan, ang ihulog natin na apat na fuel, diesel. So apat na, so sa mga nagtatanong sa akin, ito yung order nyo lagi, pinaka maganda ito na ano, na treatment ay yung ito lang. Pag medyo loss compression, low power, throttle delay, guys, ito lang ang bilhin nyo. Kahit mag-overdose pa kayo, walang problema dahil wala namang overdose. So, mas maganda ang gawin yung ratio is kung 6 yan na litro, kahit maglagay ka ng mga 5 bote. Kasi kung 12 naman yan, kahit maglagay ka ng mga 8, pwede na yun. Maganda na yun. Kahit hindi ka mag-treatment sa engine, meron kasi yun sa fuel yan, titirahan niya yung common rail system mo. Tapos pagbahulog niyan dun mismo sa may combustion chamber, may iiwan din yung carbon na 60 at ceramics metal. Yun ang magpapakinis sa liner mo na hindi gagasasin. At lahat ng gasgas magiging mukhang salamin yun. Ganun siya kaganda. Ganun siya ka-effectiveness. Ka-effective talaga. So yun. Sige, after that, try na iyan natin, idle natin. Alaman na natin.
pick-up niyo? So? Oo, may pick-up ko na siya, yari ako. Guys, ito na ngayon yung under ng engine niya. Pakinggan niyo mabuti yung RPM. Bumalik na yung lakas ng almost 100% sa mga 80%. Kanina kahit anong klaseng apak mo, wala na talagang ilalakas pa. So yun, nakarecover siya. So kailangan kasi nito sa Hado, itakbo mo siya ng mga 1,000 km. So ang ginawa natin ngayon, wala pa tayo ng isang oras, so naka-idle lang tayo. So makita natin yung result after treated ng Hado. So yung mga nagtatanong sa akin, yun po yung magiging result once na mag-treat kayo, nagamit niyo yung Hado. So wala nang ibang technology sa buong mundo, nag-iisa lang po tayo sa Hado. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye and God bless.